Isa pong pinagpalang panonood, mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating pong ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating pong ginagawang series In These Last Days, The Message of Hebrews. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong leksyon o episode at sana po ay nakikinabang po kayo ng mabuti sa mga pag-aaral na ating ginagawa. Noong nakaraan po, ay pinag-usapan po natin that Jesus is our faithful priest. Natutunan po natin na siya ay eternal priest, he is our effective priest, and at the same time, exceptional priest. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus, na talagang gumagawa ng mga pamamaraan upang nang sa ganun tayo ay mangaligtas. At ang ganda pa doon dahil natutunan po natin that He's able to save us to the uttermost. Napakabuti ng Panginoon. At alam nyo po yung pag-aaralan na naman natin ngayon, madidiscover na naman natin kung paanong sa aklat ng Hebrews ay ipinapakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin kung paanong nais nitong maunawaan natin what kind of God we are serving. Ang pag-uusapan po natin ay may pamagat na Jesus, the anchor of the soul. Samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy pong naglilingkod sa biyaya ng ating Panginoon at kagalakan po na makapaglingkod sa inyong lahat. Napakabuti ng Panginoon at patuloy po kaming binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po nito. Una po sa lahat, nais ko pong pasalamatan ng ating mahal na Diyos na tayo po ay malayang napagbibigyan ng pagkakataon na magamit upang nang sa ganun ang ating pong mga reflections, ang ating pong summary ng lesson ay may pagkaloob po namin sa inyo. Gusto ko rin pong pasalamatan ang ating mga kapatid, mga kaibigan na ginagamit ng ating mahal na Diyos upang nang sa ganun ang ating pong mga pag-aaral na ito ay maibahagi sa maraming mga lugar at hindi lamang po yun upang nang sa ganun ay mapagpatuloy po natin ang paglilingkod na ito. Maraming salamat po. Alam nyo po may mga pangangailangan but it is God who provides sa pamamagitan po ninyong mga kapatid, mga kaibigan na sumusuport sa ating po ministry at nananalangin. Maraming salamat po sa inyo at ang tangin lagi po namin lamang gustong sabihin ay pasasalamat sa ating mahal na Diyos. At ganun din naman sa mga kapatid, mga churches na gumagamit po ng ating videos na ito upang nang sa ganun ay may palabas sa kanilang mga churches, isa pong kagalakan na madalaw ko po ang inyong mga churches kahit sa pamagitan lamang ng videos. At ang aking pong panalangin, hopefully, sa susunod na mga panahon, mabigyan po ng pagkakataon na ako mismo ay physically makadalaw sa inyong mga churches. May mga ilan na po akong mga napupunta ang mga churches at napakabuti ng Panginoon. Napakainit ng pagtanggap at pagmamahal ng mga kapatiran. Maraming salamat po sa inyong lahat at ganun din po sa mga kaibigang kasama po namin sa oras na ito. Kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama po namin kayo, pwede nyo pong i-like, mag-subscribe or i-follow ang ating pong page upang nang sa ganun ay ma-notify po kayo sa mga videos na amin pong inire-release from time to time. And at the same time, nanyayahan po ko po kayo na paki-share po ang videos na ito. At ganun din po paki-suportahan po yung ating YouTube upang nang sa ganun ay masubaybayan nyo po. Paki-like nyo po dun, mag-subscribe po kayo dun upang nang sa ganun ay ma-notify din po kayo sa mga pag-aaral at mas madali nyo pong ma-access ang ating mga videos. Muli po, all glory and praises belongs to God. It is my joy. It is our joy na makapaglingkod po sa inyong lahat. At sa pagpapatuloy, tayo po'y magalang na yumuko sa isang panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, at narito po kaming muli upang pag-aralan ang inyong mga salita. Tulungan kaming maunawa nito. Tulungan kami na maitanim sa aming mga puso't isipan ng aming mga mapapakinggan. O, mahal na Diyos,
sa aming mga sarili, alam po namin na kami mahihina. Alam po namin na kami, Panginoon, ay hindi po namin kaya. Ngunit salamat po ng aming Panginoong Jesus sa aming pong mga pinag-aaralan ay maaari kaming makatagpo ng pag-asa sapagkat kayo po ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at alam po namin gagabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Salamat po at alam po namin hindi niyo po kami papabayaan. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So muli po, isa pong pinagpalang panonood, anong oras man na kayo ay nadadatnan ng pag-aaral na ito, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man nakasama po namin kayo, isa pong kagalakan na makapaglingkod po sa inyong lahat. At ang ating pong pag-uusapan sa oras na ito ay pinamagatang Jesus, the Anchor of the Soul. At ang ating pong memory text ay matatagpuan sa Hebrews 6:19-20 at ang sabi po ay ganito, "This hope we have as an anchor of the soul, both secure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever according to the order of Melchizedek." Kung mapapansin niyo po yung pinag-aralan natin noong nakaraan, baka po, dun sa mga talagang nag-o-observe at talagang nakinig po kayo ng mabuti dun sa pag-aaral natin. Kung hindi nyo naman po napakinggan, inaanyayan ko po kayo, pakibalikan ninyo, pakitignan po ninyo, panuuri ninyo. Kasi bakit po? We said that we will talk about Hebrews 5, 6, and 7. And yet, kung mapapansin nyo po, we only discuss Hebrews chapter 5 and Hebrews chapter 7 and naiwan po natin yung Hebrews chapter 6. And that is why yung pag-uusapan po natin ngayon is in Hebrews chapter 6. And still, it is connected to Jesus as our high priest, but this time, not only as our high priest, but Jesus as the anchor of the soul. Sapagkat dito po sa pag-aaralan natin ngayon, makikita po natin kung paanong ang ating Panginoong Diyos ay patuloy na hinihimok ang bawat isa sa atin na magpatuloy sa paglakad, magpatuloy sa ating pananampalataya sa Kanya. At ito po, nung isinulat ito ni Pablo, itong aklat ng Hebreo, ay ito rin ang sinasabi niya sa mga mananampalataya noon. At itong mensaheng ito ay para rin naman sa bawat isa sa atin. Kaya naman, samahan niyo po kami dito, mga kaibigan, mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan, sinummarize ko lamang po into three letter C. Upa nang sa ganun ay mas madali po ninyong maalala, madali ninyong ma-share sa mga kaibigan ninyo. And again, maaring mas marami po kayong mga puntos na makukuha. Ang intention lamang po namin is to share, for me to share yung aking pong natutunan, yung aking reflections, yung aking napulot, and to summarize our lesson for the whole week. Kaya naman, ang una pong letter C na gusto ko pong i-share sa inyo is the word caution. Or in other words, warning. Uulitin ko po na sa Hebrews chapter 5 and Hebrews chapter 7, we establish that yes, Jesus is our high priest. Jesus is our priest. And is doing His best upang nang sa ganun tayo ay lumapit sa Kanya at tayo ay mga ligtas. But there is a choice na ating pong gagawin bilang mga mananampalataya. At sa kabutihan po ng author nito, si Pablo, nung siya'y sumulat at sinasabihan niya ang kanyang mga audience, sinasabihan niya sila na merong warning na kailangan nating bigyang pansin. Merong warning na hindi natin dapat kaligtaan. At ito po'y mababasa natin sa Hebrews chapter 6, 4-6. Ito po ang sabi. "For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God, and the power of the age to come, and then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God for their own harm and holding Him up to contempt." Ang sabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga taong nakatikim daw nitong mga bagay na iisa-isahin po natin doon po sa talata, ay imposible na silang maibalik pa sa ating Panginoong Jesucristo. And that is why itong pag-aaral natin is somehow parang ito ay connected doon sa sinasabi sa Mateo na unpardonable sin. Pero pag-aaralan po natin, and it's interesting to discover, at alam nyo, nung pinag-aaralan ko ito ay talagang right away, nung inaaral ko, sabi ko sa misis ko, grabe, ang ganda.
ang ganda ng pag-aaralan natin ngayon. Sabi ko, and there were times in my ministry that I misunderstood this text. Kaya po, isa-isayin po natin. Sabi po doon sa ating talatang sinabi, ay doon sa talatang 4, ang sabi doon daw po sa mga na-enlighten or naliwanagan. Alam niyo yung word daw po na enlighten can mean that they have experienced conversion. Kumbaga sila'y dating namumuhay sa kadiliman and then sila ay nakakilala sa ating Panginoon sa Kristo. So yung mga nakaranas daw po nito, no, yung enlightenment. And I guess doon po sa mga sumusubaybay ngayon, we all have experienced the enlightenment that in which we learned the truth about Jesus. We learned na yung mga bagay na hindi natin dapat gawin. And then ang sabi pa dito sa text, to those who have tasted the heavenly gift. At ang sabi ng ilang mga manunulat, ito daw pong tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit ay synonymous. Kumbaga, almost pareho, and it's talking about the gift of grace and the gift of Holy Spirit para sa mga tao. Kumbaga, natikman mo na yung biyaya ng Diyos, natikman mo na yung pagmamahal ng Diyos, naranasan mo na yung paggabay ng Banal na Espiritu. At hindi lamang yun. Ang sabi doon, to those who have tasted the goodness of the Word of God. At ang sabi, ito naman yung mga taong napag-aralan nilang salita ng Diyos. Napag-aralan nila kung gano'ng kabuti ang ating Panginoong Diyos. Nakita nila na ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos ay totoo. At hindi lamang yun. Ang sabi pa dyan, yung power of the age to come. Kaya po mga kaibigan, mga patid, habang nag-aaral tayo, maganda po na dyan yung Bible ninyo so you can look at it closely. At yung power of age to come daw, ito daw yung mga miracles na i-perform ng ating mahal na Diyos. Sa kanila, maaaring ito ay in the future, which is resurrection, transformation of our bodies, and eternal life. So, itong mga bagay daw na ito, pag naranasan mo na ito at pagkatapos nawala ka pa, ang sabi ng ating text, it will be difficult, it will be impossible na tayo daw po ay makabalik pa. So para bang ang dating nito, again, yung sinabi natin, again, it is connected to the unpardonable sin. Para bang, is it, ang question nga dito, is it a specific sin na gagawin ng tao na pag nagawa niya ito ay automatic, wala na siyang pag-asa? Kaya pag-aaralan po natin mabutihan. Pero alam niyo, meron pa akong isang nakakuwang aklat. Sabi ni Barry J.D. at ng kasama niyang mga manunulat, kapag ito daw pong experience na ito sa Hebrews chapter 4 to 6 ay i-relate daw po sa experience ng mga Israelites. At maaring nung ito ay sinusulat ni Pablo, ang pinapatungkulan niya ay walang iba kundi yung karanasan ng mga Israelita doon sa wilderness experience. Kasi naalala ninyo sa Hebrews chapter 3, sa Hebrews chapter 4, minention din yung wilderness experience. At ang sabi niya dito, yung being enlightened daw evokes the Exodus narrative when the pillar of fire enlightened the way for the Israelites. Heavenly gift recalls the bread from heaven received by the Exodus generation. The sharer of the Holy Spirit is God's Spirit guided the Israelites in the wilderness. Good word of God refers to the gospel message, and the power of the coming age includes signs and wonders that accompany the outpouring of the God Spirit. So almost synonymous rin doon sa sinabi natin kanina. Pero kung i-relate daw po sa karanasan ng mga Israelita noon, kumbagang sinasabi ni Pablo dito, etong mga ito nakaranas na ng biyaya ng Panginoon, natatandaan niyo po ba? Nung sila'y lumabas doon sa Exodus, o yung sa Egypt, at sila'y lumabas doon sa aklat ng Exodus, mababasa niyo po na grabe ang kanilang naranasan. They experience the grace, the love, the miracles of God, the Holy Spirit working, the Word of God is true. Naranasan nilang lahat ng mga ito. And yet what happened? They doubted and they mocked God. At ang sabi nila sa ating Panginoong Diyos, pinalabas po ba kami para kami mamatay lamang dito sa wilderness? And so that spirit, yung spirito na talagang kine-question kahit na naranasan mo na ang kabutihan ng Diyos and still you doubt and you do not believe in the promises of God. So ito mga kaibigan, mga kapatid, ano? Pero ang point, itong mga bagay na naranasan ito. At pag tayo daw ay lumayo pa,
Basahin natin, tingnan nyo ha, sa verse 6. Well, dun sa verse 4, it is impossible na pag naranasan mo ito pagdating sa verse 6, and then have fallen away, to restore them again to repentance. Since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. So ang sabi, mahirap na. Mahirap na silang ibalik pa. Imposible na yung term na ginamit, impossible to restore them again to repentance. At alam nyo, ang ganda nito mga kaibigan, mapatid, pag pinag-aralan natin pa, i-coconnect natin to mamaya pa sa isa pang text sa Hebrews chapter 10. Pero gusto ko munang basahin itong sinabi ni Bruce F.F. Dahil totoo nga naman, yung mga taong nakaalam na ng katotohanan, yung mga taong nakaintindi and still, and then they decided not to believe it again, it's impossible talaga or mahirap talaga na sila i-reach out na muli at ipaunawa sa kanila at ipatiintindi sa kanila yung mga bagay kasi alam na nila yan eh. Tingnan nyo ang sabi dito. Bruce F.F. Those who have shared the covenant privileges of the people of God and then deliberately renounce them are the most difficult persons of all to reclaim for the faith. It is indeed impossible to reclaim them, says the author. We know, of course, that nothing of this sort is ultimately impossible for the grace of God. But as a matter of human experience, the reclamation of such people is, practically speaking, impossible. Okay, ang ganda ng binibigay sa ating perspective dito. Na nung sinasabi daw po ito ni Pablo, sinasabi ito ni Pablo in the human perspective that really, it's impossible to do that. Kasi bakit? Alam na nila yung totoo. Alam na nila, maaring sila pa yung nagtatanggol sa katotohanan, sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na ating ipinapangaral. Sila yung number one pagdating sa mga pangangaral, pagsabi ng katotohanan, and yet they renounce or they decided to backslide, they decided not to believe yung kanilang mga ipinapangaral. In humanly speaking, it is really impossible. Kasi bakit? Ba, Bible studyhan mo yan. Eh, alam niya na yan eh. Alam niya na yan. Diba? Naranasan niyo na ba yan, mga kaibigan, mga kapatid? You're trying to reach out someone na talagang dating nakakaunawa na sa salita na ating Panginoong Diyos, and then sasabihin niya, hindi, alam ko na yan. Alam ko na yan. Ayaw ko na yan. Hindi na talaga ako ano dyan. So kahit anong paliwanag mo, it's impossible in humanly speaking. Pero ang ganda naman na sinabi niya, balance. Kasi at the end of the day, we still believe that the grace of God is more powerful and we are hoping that soon people will open their hearts sa salita ng ating Panginoon Diyos, sa pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. We still believe that the Holy Spirit will work. Pero in reality, ang hirap talaga. Yung talagang nakaalam ka na, pinag-aralan nilang mabuti, naranasan na nila yung lahat ng mga bagay, and still they renounce, they say, no, I don't want. Ayoko na magpasakop dyan sa mga bagay na yan. It's impossible to reclaim them. Kaya ang sabi dito ni Bruce F. F. ako itutuloy po natin. It is a question of people, pakinggan ninyo, who see clearly where the truth lies, and perhaps for a period, conform to it, but then, for one reason or another, renounce it. Naintindihan nila, tinanggap nila, pero ano daw po nangyari? Tinalikuran pa rin nila. And so, humanly speaking, it's really impossible kasi they will just tell you, I already know that. And mga kapatid, I already experienced giving Bible studies na nagsinasabihan ako na, alam ko na yan, Pastor, I'm glad that it's working for you, but it will not work for me. It did not work for me. And so mga kapatid, dito po, kung itutuloy pa natin yung pag-aaral nito, sabi niya, it's impossible to reclaim them para nang sa ganun sila'y magsisi pa. At ang ganda pa nito, pag ikinunik pa natin sa Hebrews 10:26-29, mas magiging maliwanag. Ano ba ang ginagawa ng mga taong ito? Well, somehow nagkaroon tayo ng idea that it's about you already understand, you already experience the grace of God, you experience yung kabutihan ng Diyos, and still, sabi mo, ayaw ko na. Pero tingnan nyo pag pinunta natin sa Hebrews 10:26-29, mas maliwanag yung paliwanag dito. Tingnan nyo ang sabi. For if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth,
there no longer remains a sacrifice for sins, but for a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will debar the adversaries. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. Of how much more punishment do you suppose will he thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? Ngayon, tingnan nyo, ang sabi na naman dito, yung ulit-ulit mo nang ginagawa, alam mo na yung totoo, pero hindi mo pa rin ginagawa, you are still sinning intentionally and willfully. Ang sabi niyan, there no longer remains a sacrifice for sin. Teka lang, pastor, teka lang. May topic tayo tuwing nag-aaral tayo, tuwing Wednesday, sinasabi mo yung forgiveness ng Diyos, lagi nandiyan, yes, nandiyan lagi. Pero bakit ang sabi dito sa talatang ito? Pag alam ko na, pero ulit-ulit ko pa rin ginagawa, wala nang sacrifice for sins. Ito po, ipapaliwanag natin. Kasi dun sa verse 29, merong specific na pagkakasala. Well, hindi specific as in one sin or anuman yung kasalanan na yun, but there is a certain characteristic nitong mga taong ito na talagang sinasabi ni Pablo, there is no more chance. No more. Kasi bakit, tingnan ninyo, sabi dito, yung trampled of the Son of God. The expression trampled the Son of God underfoot describes the rejection of Jesus' rule. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, yes, tayo pong mga mananampalataya, di ba, ulit-ulit minsan, nahihingi na natin ng tawad, nagkakamali pa rin tayo, sabi natin, Lord, promise po, hindi ko na po gagawin, hindi na po ako magsasalita ng hindi maganda, hindi na po ako magsasabi ng ganito, sinasabi natin yung mga bagay na yan. And yet, alam mo yun, hindi natin napipigilan, alam mo yun, yung sinasabi nga, yung weakness natin as humans nandyan. That's why, yung lagi ko pong sinasabi, pag nangyayari yung mga bagay na yan, patuloy tayong bumalik sa ating Panginoon Jesucristo, patuloy tayong lumapit sa Kanya, hingin natin ang kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya. Pero dito po, ang sinasabi dito, itong mga taong ito, they trample the Son of God underfoot. Ibig sabihin, they don't want to be subjected to the rule of God. Ayaw magpasakop sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, at hindi lamang ayaw magpasakop sa kaharian ng Diyos, ayaw sundin ang nice ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, nandyan ang ating Panginoon at ang gusto ng Panginoon maghari sa ating mga puso, and still we say no. I don't want. I don't believe in the rule of God. I don't believe that He is fair. I don't believe that He is just. I don't believe that He loves me. Itong mga bagay nito, mga patid. So, you do not want to subject yourself to the rule of God. At alam nyo, mga patid, pag pinag-aralan natin ito sa Revelation, ang ganda. Kasi when we talk about yung 7, di ba, which is perfect number, at ulit-ulit yung gagamitin sa Revelation, alam nyo, hopefully I can discuss with you soon. Ano po, makapag-discuss tayo ng topic about Revelation. Ang ganda kasi bakit? In a Christ-centered approach, the book of Revelation is a call for us to submit and surrender it all to God. To surrender, na magpasakop tayo sa rule ng ating Panginoong Diyos. And the opposite of that, which is Satan, yung 666, ano, yung mark of the beast, ay ano, to oppose the rule of God. And that is why may mga ilang nagsasabi, it's 666 because it's intentionally, you do not want to proceed to 7 kasi bakit? It's a number of men and you do not want to really submit to God. Ano? So, may mga ilang mga ganyan na nagpapaliwanag yan. Well, again, sabi ko nga po sa inyo, this is not our topic right now. But again, when you study the book of Revelation, it's a call for us to submit. That's why, merong call doon. Diba? Babylon is fallen, come out of her. Magpasakop ka sa kalooban ng Diyos. Magpasakop ka sa rule ng ating Panginoong Diyos. And yet, ang sabi dito, they do not want, in Hebrews 10, they do not want to be subjected to the rule of God, sa kingdom ng Diyos. Ano pa? Ang sabi dito, they have profaned the blood of the covenant, refers to the rejection of Jesus' sacrifice. Ang ibig sabihin daw po pala nun, na ayaw mong tanggapin na yung sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo ay sapat. Ito yung mga nagsasabing, ay hindi.
Parang kulang pang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kailangan may gagawin ako sa aking sarili. Or ultimately, you reject. You don't want anything to do with the sacrifice, with the death of Christ on the cross. I don't care about that. Siguro ganoon, mga kaibigan, mga kapatid, yung iba. But at the same time, this is a reminder for us that it's always by faith that we are saved and not by our works. And so, those who are willfully sinning, at ang sabi doon, no longer remains a sacrifice, and then it is impossible for them to come to repentance. Kasi bakit? They reject already the kingdom of God. They reject the rule of Jesus. They reject the kingship of Jesus. They reject the sacrifice of Jesus. Eh, paano nga naman magsisisiyan? Naalaman niya na si Kristo'y namatay para sa kanya, and still, sabi niya, ayoko. Ayoko niyan. Hindi na. Suko na ako. Ayoko na niyan. Ayoko na. Hindi na ako naniniwala sa sacrifice ni Jesus Christ. At ang sabi pa dito, yung isa pa, they insulted the Spirit of Grace. This involves, pakinggan niyo mga patid, the manifestation of insolence or arrogance. Ibig sabihin niyan mga kapatid, yung banal na spirito, kinikilos na tayo. Diba? We studied that before, na yung gawain ng banal na spirito, dalin tayo sa pagkakilala ng tama, ng mali. Pag tayo nagkakasala, ipaparemain sa atin, mali ang ating ginagawa. Pag tayo ay tama ang ginawa, binubus tayo ng Holy Spirit, kinaguide niya tayo. Pag pinag-aralan niyo yung the book of Luke and the book of Acts, makikita niyo how the Holy Spirit is working to guide and lead people towards Christ. Ang nangyayari daw po, dito sa Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 10, 26 to 29, and Hebrews 6, 4 to 6, yung mga tao, they do not want to listen to the Spirit's voice. There's an impression coming from the Holy Spirit. Anak ko, gawin mo ito. Mahal kita. Ito ang sundin mo. Pero you do not want to listen to it. Ayaw mapakinggan. Ayaw makinig sa panawagan ng banal na Espiritu. And so, mga kapatid ko, ang tanong, yung taong nagre-reject sa kaharian ng Diyos, yung taong ayaw tanggapin na ang sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo, yung taong ayaw magpagabay sa banal na Espiritu, ang tanong, paano nga naman magsisisi? Kaya po ang sinasabi ng text sa atin, it's impossible to reach them. Kasi paano nga naman sila magsisisi? Alam na nila yan, and still they reject. They do not want to listen. They do not want to live for Jesus. Kaya ito po, it's a caution. Tandaan nyo nung sinasabi ito ni Pablo, winawarningan niya yung kanyang mga audience, and tayo na nagbabasa ngayon, tayo rin ay winawarningan na tayong mga nakatikim na ng kabutihan ng Diyos, tayong mga nabuksan ng mga kaisipan, tayo na ang banal na Espiritu ay gumagabay sa atin, napag-aralan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, tayo na nararanasan ang mga mirakulo ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. It's a warning for us na baka dumating tayo sa pagkakataon na we will reject the rule of Jesus Christ, so we will reject the leadings of the Holy Spirit, and we will reject the sacrifice of Jesus. So it's a strong warning. And it's possible na nung sinasabi ito ni Pablo ay maaring may mga ilan na sa kanyang mga pinaglilingkuran na nagpapakita na rin ng ganito. And so it's a warning. It's a warning. At alam nyo, ang ganda pa. Pakinggan nyo itong sinabi ni Ellen White sa Steps to Christ, page 43. The warfare against self is the greatest battle that was ever fought. The yielding of self, surrendering all to the will of God, requires a struggle, but the soul must submit to God before it can be renewed in holiness. Kaya ito yung sinasabi, di ba, na ang kalaban natin ay ang ating mga sarili. Kasi bakit? Yung ating sinful nature do not want to submit to God. O di ba, minsan sasabihin, nag-aral tayo ng Bible, o kaya yung banal na Espiritu, ini-impress tayo, ito ang gawin ninyo, anak ko. Sasabihin natin, teka lang Lord, parang mahirap yan. Parang hindi ko kaya yan Lord. Parang hindi dapat dyan dadaan Panginoon, dito dapat. But we need to submit to the rule of God. We need to submit to the leading. And again, ang ganda ng pagkakasabi, kasi bakit? We can only win if we submit it all to God.
We allow the Holy Spirit. We accept His sacrifice and we accept His rule in our lives. But again, it's a struggle na kailangan nating harapin sa bawat araw ng ating mga buhay. Kasi bakit mga kapatid? We have our tinatawag po nating sinful nature. Yung sinful nature natin mas parang natural sa atin na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Mas natural sa atin na ang gawin natin ay hindi ang kagustuhan ng ating mahal na Diyos. And so we need to surrender it all to Him. We need to give it all to the Lord. At alam niyo mga kapatid, when we say we give it all, really, it's all. It's not 99.9%. Kasi tandaan niyo, kahit yung maliit na pwesto, maliit na iiwan natin sa ating mga sarili, Satan can magnify that. And later on, hindi natin napapansin, talagang hindi na natin naisuko ang lahat sa ating Panginoon. At tayo pong lahat, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, tayong lahat, magpanalanginan tayo. Tayo ay magmahalan, tayo ay magtulungan. Kasi ito, mga kapatid ko, is a struggle that we all have to face. But we praise God that we have our High Priest. We have Jesus Christ. Who won it all for us, who did it. And what we really need to do is to surrender and believe in Him. Mga kapatid, hindi ba napakabuti ng Panginoon? Amen ba dyan? Amen nga? Di ba po? Napakabuti ng Panginoon. Yes, there is a struggle. But we can submit it all to God. And when we are already submitting and we see that we have not submitted it all, manalangin tayong lagi, Lord, tulungan niyo po ako. I-submit ko pa pong lahat sa inyo. Lord, tulungan niyo po ako. Ibigay ko pong lahat sa inyo. Ibigay ko po sa inyo, Panginoon, yung aking mga plano. Ibigay ko po sa inyo, Panginoon, yung aking mga pangarap. Ibigay ko po sa inyo, Panginoon, yung aking mga tagumpay. We surrender it all to Him. And when we do that, that's the only time that we, as sabi ito, we can be renewed. The Holy Spirit will work in us. And so, okay, ulitin ko mga kapatid, dito po no, it's a caution. It's a warning. And it's a warning for us also na we should not wait na alam yun na, okay pa naman ako. Huwag tayong maghintay na titigas yung puso natin na hindi na natin mararamdaman ang banal na Spirit. Huwag nating ihintay na, alam mo yun, okay lang yan, mahal naman ako ng Panginoon. Di ba? Pag lagi natin sinasabi yan, and then we willfully sin, intentionally do it again and again, ano po ang nangyayari? Tumitigas ang ating mga puso na time will come, we will just say, okay lang, ayaw. Wala naman. Okay na. I don't care. And so, that is somehow a way of rejecting the rule of God. And so, a warning for all of us to continue to walk by faith. Kaya nga po lagi ko po sinasabi, kahit sa mga pagtatagumpay natin, mga minamahal kong mga kapatid, patuloy tayong lumakad sa pananampalataya. Patuloy tayong tumingin sa ating Panginoon Jesucristo dahil maaring gamitin ang kaawayan na akala natin we are still faithfully serving the Lord. But at the end of the day, we are already serving ourselves. Kasi we are to focus sa ating mga sarili. So number one, mga kapatid, there is what we call caution. There's a warning that we need, all of us should listen to. Now, let's proceed to the second letter C. Napahaba tayo dito sa first point. The second letter C is confidence. Ang ganda naman ito. Pagkatapos sabihin ni Paul yung warning, ito yung warning, ha? Pag ulit-ulit tayo nagre-reject sa ating Panginoon, baka dumating ang panahon, hindi na natin siya pakikinggan. Dumating ang panahon, hindi natin tatanggapin ang kanyang kagustuhan. Pero ito naman ang sabi niya, I have confidence in you. Sabi niya sa kanyang mga kausap, though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things, things that belong to salvation. For God is not unjust, so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. Alam niyo ang ganda nito mga kapatid ko. Nung pinag-aralan ko ito, yung word na we feel sure. We feel sure. If I'm not mistaken, this is coming from the Greek word pepeisthmeta. At ito ay, nung tinignan ko, it is in the perfect tense. Nang ibig sabihin nito mga kapatid, nung sinabi nito ni Pablo, hindi lang yung basta-basta niyang napag-isipan.
Hindi lang yung biglang pumasok sa isip niya, ah, sigurado ako. Pero hindi naman siya sigurado. No, nung sinabi ito ni Pablo, nung sinabi niyang we feel sure, because it's in the perfect tense, ibig sabihin, ito ay mga bagay na nakita niya. Talagang pinag-isipan niyang mabuti at pinagmasdan niya yung buhay ng mga kausap niya. And so, he was considering their past. Kaya ang sabi niya, we feel sure. Sigurado ko, pinag-isipang mabuti ni Pablo. Sigurado ko kasi tinignan ko yung inyong buhay mula noon at hanggang ngayon na nakikita ko, we feel sure of better things. Better things that belongs to salvation. At ang sabi niya, dalawang bagay. Bakit confident ako sa inyo? We feel sure. We are confident sa inyo na hindi nyo gagawin itong mga bagay nito. Because number one, ang sabi niya, God is not unjust. In short, God is fair. God is love. God is gracious. I am confident because God, the God that we are serving, the God who loves us, the God who's doing it all for us, is a fair God who loves us dearly. And because of that, I am confident na hindi mangyayari sa inyo. Patuloy na gagawin ng Diyos ang kanyang ginagawa upang nang sa ganun tayo patuloy na mailapit sa kanya. At hindi lamang yun, ang sabi pa dito niya, kung itutuloy-tuloy niyo pa po, ang sabi dun sa talata, because you are serving the saints as you still do. Naglilingkod kayo noon at habang isinusulat ko to, sabi ni Pablo, naglilingkod pa rin kayo sa mga tao. So this refers to the works as a result of accepting Christ. So, ang sabi ni Pablo, dalawa, bakit ako confident? Kasi una, ang Diyos, naranasan natin ang karakter niya. Pangalawa, dahil naranasan yung karakter ng Diyos, lumalabas ito sa paglilingkod ninyo sa inyong kapwa. Kaya dito makikita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that those who have experienced the grace, the love, the mercy of God, will not be idle. Hindi siya, alam mo yun, yung walang gagawin. Siya ay lalabas at maglilingkod sa kapwa niya to the best that he or she can. Kaya nga po, sa banal na kasulatan, makikita niyo yung mga pangangaral at yung Panginoon Jesus Cristo. Na yung pagkakilala, yung ating relasyon sa Diyos, makikita with how we treat the people around us. Kaya diba, naalala nyo nung minsan nangangaral ang ating Panginoon Jesus Kristo at ang sabi ng mga ilan, Lord, when did we see you hungry? When did we see you naked? When did we see you ganito thirsty? At ang sabi ng ating Panginoon Jesus Kristo, pag ginawaan nyo ito to the least of your brethren, you have done it to me. And so, those who have come to a relationship with Jesus Christ, those who are growing in faith and in love for Jesus Christ, will show it in their action. Mapapakita sa kanilang mga kilos, sa kanilang pagtrato sa kanilang kapwa, sa pagtulong nila sa kapwa, sa pagmamahal nila sa kapwa. They are not just thinking of themselves, they are thinking of the people around them. Pero tatandaan niyo, mga kapatid, it begins with God. It begins with God. Kasi, tulad ng pinag-aralan din natin, kaya nga po yung balance lagi ang ini-strike natin eh. Kasi di ba napag-aralan natin, posible rin kasing sobrang active sa ministry. Pero wala naman Panginoon sa Kristo. Di ba? Sinabi rin niya yan sa Mateo 7. You call me Lord, Lord, and yet I do not know you. Tinatawag niyo Panginoon, Panginoon. Pero hindi ko naman kayo kilala. Naglilingkod kayo, hindi ko naman kayo kilala. Di ba? So yung balance eh. Pero sinasabi rin ng Panginoon, kung kilala niyo naman ako, maglilingkod naman kayo sa inyong kapwa. So yung balance, mga kapatid. That's why in everything that we do, in the ministries that we are doing, I hope and pray na ito ay nag-i-spring mula doon sa relasyon natin sa ating mahal na Diyos. At hindi natin ginagawa because alam mo yun, nagbibilang tayo na okay, nakagawa kong ganito, 1, 2, 3, 4, siguro naman ligtas na ako. Hindi sana ganun. Kundi dahil naranasan mong pagmamahal ng Panginoon, naranasan mong pagpapatawad niya, naranasan natin ang pagmamahal niya, and because of that, we go out to serve the people around us. That's why, mga kapatid ko, ang ganda ng confidence dito ni Pablo.
yung confidence niya is coming from, number one, the character of God. Number two, because your actions up to now, mula noon up to now, is pinapakita ninyo that you love God. You respect the rule of God. You are submitting sa leadings ng banal na Espiritu. Kaya nga po, ang tanong ko sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, ano ang ini-impress ng ating Panginoong Diyos, ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin? Na gawin natin, na mga, na, tayo na mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ngayon, ano ang nais ng ating Panginoong Diyos na gawin natin? Lalo na ngayon na maraming mga taong nangangailangan. At alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, kami po ay, we are praying and really asking the Holy Spirit to help us kung paano pa natin talagang maipalalaganap ang Ebanghelyo sa pamagitan ng mga iba't ibang mga pamamaraan. At alam niyo, mga kapatid, with the function na ipinagkatiwala sa akin ng ating Panginoon ngayon, talagang alam niyo, well, in the Adventist World Radio, ang inaano namin, mga kapatid, high-tech eh. Kasi bakit? We are using technology to spread the word of God. Ito yung ginagawa natin ngayon. Digitally, tingnan nyo, magkakasama tayo. This is high-tech. Gumagamit tayo ng mga radio para ma-reach out ang maraming mga tao. At alam nyo, kung bibisitahin nyo po yung website ng Adventist World Radio, you will see testimonies and stories of how many people are being reached because of this technology. How God is using technology to reach people so they can know Jesus Christ. May tinatawag pa kaming God's pod. Huh? May mga ganyan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, alam nyo, mga kapatid, grabe. We are praying that the Lord will continue to impress us with ideas paano pa natin mapapasok yung mga unreached areas through the use of technology. And at the same time, since we have this high-tech, dahil gumagamit tayo ng technology, now we also believe of the importance of touch. Kaya sabi namin, high-tech and high-touch. Kaya meron tayo ngayong tinatawag na Center for Digital Evangelism. Nandyan po dito, nandito po yan sa Silang, sa SSD. Na kung saan ay, ang goal naman ito, meron tayong mga missionaries na sila ay in touch with the people that we are reaching online para may makakausap ang mga tao through that platform, through the Center of Digital Evangelism. Kung may mga questions sa mga tao, meron silang mga gusto nilang makakonect sa church, gusto nilang makakilala sa Panginoon, through that, malalaman nila. Makikilala nila lalo ang ating mahal na Diyos. Kaya alam niyo, mga kapatid, please continue to pray for this ministry that we are doing. Ang Adventist World Radio and the Center for Digital Evangelism, let's continue to pray that God will use digital missionaries for Jesus. And as of now, meron kaming very committed na mga missionaries na talaga namang they are answering questions, they are hearing testimonies, may mga nadidepress, may mga experience, and they are helping those people. High-tech and high-touch at the same time. And so, sinishare ko ito, mga kapatid, because what is God impressing you to do? You experience the grace, the love of God. What is God impressing you to do? Dito, sabi ni Pablo, because you have experienced the character of God, and God is not unjust. God is fair. He will not lie. Ang sabi niya, at yung kilos ninyo kitang-kita, mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin kayong naglilingkod. Dahil yan ang inimpress sa inyo, yan ang itinuro sa inyo. Oh, mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, ano ang iniimpress sa atin ng Panginoon? Tingnan niyo pa ang sabi dito sa Hebrews 6:11-12. And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience
inherit the promises. Huwag daw tayo mga kapatid na maging tamad-tamad. Huwag tayo maging parilax-relax pagdating sa ating pananampalataya. Kundi tayo ay magkaroon lagi ng pananampalataya. Magkaroon tayo ng patience. Magkaroon tayo ng hope. Because we are assured in Jesus Christ. Amen! Sa ating Panginoong Jesucristo, may pag-asa. At dahil may pag-asa sa Kanya, yun ang kikilos sa atin para magpatuloy sa ating pananampalataya sa paglilingkod sa Kanya at sa ating mga sa mga tao sa ating kapaligiran. Huwag daw tayo mga kapatid, maging sluggish. Huwag tayong tatamad-tamad sa pananampalataya. This is not the time to do that. Jesus is coming soon. So number one, there is caution, but at the same time, there is confidence. And lastly, mga kapatid, meron tayong tinatawag na commitment. Basahin natin, Hebrews 6:17 to 18. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of His purpose, He guaranteed it with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Ngayon, ang ginagawa naman ni Pablo dito sa last part nating pag-aaralan, sa Hebrews 6:17, 18 to 19 to 20, ang ginagawa niya, ipinapakita naman niya ang assurance, ang commitment ng Diyos. At ang sabi niya dito, ang Diyos hindi pagsisinungaling. Nag-swear siya ng oath, at alam niyo mga kapatid, para maintindihan ng tao na ang Diyos ay hindi magsisinungaling. Alam niyo, pag pinag-aralan niyo yung covenant, di ba yung concept ng covenant? Talagang meron niyang blessings and curses. Pinag-aralan natin yan ng mahaba panahon. May blessings, may curses. Tapos hindi lang yun. Ang nangyari ay talagang nangangako kang susundin mo yun. And God needed to use the concept of an oath para lang sa ganun mapatunayan sa mga tao, sa ating mga tao, na hindi siya magsisinungaling at gagawin niya ang pangako. Kaya niya, tingnan niyo sabi ni Lane W.L., the relevance of Christians and the relevance to Christians of the oath sworn to Abraham lies in the proof that God is absolutely trustworthy in the act of promising. The unchanging purpose of God provides a strong reason for emulating the trust and steadfastness of Abraham. At alam niyo mga kapatid, yung oath, mababasa niyo yan. Ginawa yan ng ating Panginoon kay Abraham. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, grabe, di ba? Yung covenant ng Panginoon kay Abraham, he fulfilled it. At nung panahon ni Moses, ganun din, nung nag-i-intercede si Moses para sa Israelites, ang sabi niya, teka lang Lord, yung pangako niyo po kay Abraham, at ang nangyari, mapapansin niyo, di ba? Ulit-ulit rin yan, kahit dun sa mga anak ni Abraham, yung mga sunod, di ba? I am the God of your father, Abraham. Tapos later on, I am the God of your father, Abraham and Isaac. I am the God of your father, Abraham, Isaac, and then Jacob. So, ulit-ulit, kasi bakit mga kapatid, yung oath ng ating Panginoon Diyos, He will fulfill it. And we can see that in the New Testament, Jesus fulfilled, or God fulfilled His oath through Jesus Christ coming down, dying at the cross for us. Para nang sa ganun tayo ay mga ligtas. And He promised that Jesus promised that He will come again. And it will surely happen. Kaya ang sabi dito mga kapatid, panghawakan natin yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoon hindi nagsisinungaling. Ang Kanyang ipinangako, Kanyang tutuparin. Ang Kanyang mga sinabi, well, in reality, tinupan niya nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo. At yung iba pa, ay patuloy pa niyang tutuparin. And when the time comes that He will come in the clouds of the sky for His second coming, for the coming of Jesus Christ, all the pains, all the problems, even death will come to an end. Let's hold on to the promises of God. Amen, mga kapatid. Ituloy natin verse 19 and 20. We have this as sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever
after the order of Melchizedek. Ang ganda nito mga kapatid. Sana po hawak niyo yung Bible ninyo. Tingnan niyo po yung sinabi niyan. Si Jesus Christ daw is our steadfast anchor of the soul kasi pumasok daw siya sa inner place behind the curtain. And when you look at it, study that, in the concept of the sanctuary, behind the curtain is referring to the most holy place. At alam nyo ba, doon sa most holy place, nandoon di ba po yung Ark of the Covenant that symbolizes the presence of God. That the presence of God is there. And so, yung high priest, pumapasok doon once a year. At yung high priest ay nakikipag-usap. Nag-intercede for us. At ang sabi nito, si Jesus Christ daw is behind the curtain. He is in the presence of God. Interceding on our behalf. At hindi lamang nag-intercede on our behalf. Mga kapatid, He's doing it all for us to be saved. Eh, grabe mga kapatid. Tataas ang balahibo na naman dito. Grabe talaga. At ang sabi dito mga kapatid, tingnan nyo yung text. Jesus has gone as a forerunner. Ito sabi ni Guthridge D. Yung forerunner daw po. Pakinggan niyo. A forerunner therefore presupposes others to follow. Kaya nga forerunner eh, may susunod. It is a great inspiration to realize that what Jesus has done, He has done on our behalf. A statement which strongly brings out His representative character and may indeed imply a substitutionary role. Ano daw po mga kaibigan, mga kapatid? Kaya forerunner, kasi bakit? Jesus is there interceding for on our behalf. And ang nangyari po, tandaan nyo, we are supposed to die because of our sin. But because there is a substitution, because Jesus died on our behalf, and now He is interceding, ang nangyari mga kapatid? Time will come. Time will come. We will be there where Jesus is. Kaya nga po, forerunner. We will follow. Kaya palang sabi niya sa John 14, that where I am, there you may be also. Grabe mga kaibigan, mga kapatid. I hope and pray na bless kayo sa pag-aaral natin ito. Jesus Christ, the anchor of the soul. He died for us. He was resurrected. And then He ascended into heaven to intercede on our behalf. At siya, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, He is our hope. He is our salvation. Kaya po ang commitment dito, mga kaibigan, mga kapatid, yung promise ng Diyos, God will not lie. He will fulfill His promises. And yes, He did that. Jesus Christ came to save us. And He is behind the curtain. He is with God, in the presence of God, interceding on our behalf. And He is able to save us to the uttermost. Mga kaibigan, mga kapatid, again, ang tatlong letter C po natin. Caution, there's a warning for us that we need to take heed. Number two, there is confidence. At nawa po ay ganun din ang mangyari sa atin. Magpatuloy nating gawin ang nais ng ating Panginoong Diyos. And lastly, the commitment of God na Kanyang patuloy na ginagawa. He assures us of our salvation in Christ. Nawa po yung na-bless kayo. Let's bow our heads forward a prayer. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan ngayon. Salamat po. Tunay na may pag-asa sa inyo. Tulungan kaming manghawak lamang lagi sa inyo. Salamat, Panginoon, na bagamat marami kaming problema, marami kaming mga pinagdadaanan sa lupang ito, there is hope in the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan sa araw-araw naming buhay. Patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy niyo po kami, Panginoon, i-guide. At patuloy po nawa kaming makapagpasakop ng aming mga puso at mga buhay sa inyo. Sa panahon kaming nanghihina, tulungan kaming tumingin sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan kaming tumingin lamang sa aming Panginoong Jesucristo na nagtagumpay, na ginawa ang lahat para sa bawat isa sa amin at pahintulutan po namin kayo ang magbago ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Jesus, the anchor. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Muli po, maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid. Salamat po sa inyo pong pagsama sa ating ginawang pag-aaral na ito. At nawa po'y nakinabang po kayo. At patuloy po kami nagpapasalamat sa ating mahal na Diyos sa pagpapatuloy ng ating pangangaral o ng ating ginagawang pag-aaral na ito. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. At patuloy po tayong magpanalanginan sa isa't isa. At patuloy po po kayong inaniyahan sa iba pa pong mga pag-aaral na aming inihahatid sa inyo. God bless you all and see you again next time.